para bagang ako sabi niya na ang pagmamahal ko sa iyo ay para bagang katawan at kaluluwa. Ang kasaysayan na ito ay pangyayari sa kapanahunan natin sa ngayon. Kasaysayan ng isang babae, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Ang babaeng ito, mga kapatid, ay hindi naman gaano malawak ang kanyang napag-aralan sa Islam. Ang babaeng ito ay lumaki sa tinatawag na mabuting pangangalaga ng kanyang mga magulang. Bagamat ang babaeng ito ay maaari nating sabihin na hindi siya nakakagawa ng anumang mga mortal na kasalanan dahil sa lumaki siya ng mabuting pangangalaga ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay nag-anyaya sila sa kaisa ng Allah at patungkol sa ating relihiyon na relihiyong Islam. Ang babaeng ito, mga kapatid, ay nakikita niya sa kanyang mga magulang ang mga pamamaraan ng pag-anyaya. At ito naman ay unti-unti niyang sinusundan ang mga ginagawa ng kanyang mga magulang. At sumusulat na siya ng mga babasahin upang sa gayon ay ipamumudmud niya sa mga tao. Hanggang, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah sa marami ng mga tao na pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. High technology na at marami ng mga computer, marami ng mga internet, na pagpasyahan niya na ang kanyang mga isinusulat ay patuloy pa rin siya sa kanyang mga pagsusulat at ilalagay na niya sa mga website, ilalagay na niya sa internet. Dahil dito, mga kapatid, ay patuloy na hanggang sa nakatagpo siya kuno ng isang grupo sa internet na kumbaga ang pinag-uusapan ay patungkol sa Islam. Dahil dito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, interesadong interesado ang babaeng ito dahil bawat kanyang article na inilalagay sa internet ay marami namang nagbibigay ng mga comment sa kanya upang sa gayon ay nakikita niya ang mga resulta na dito pa lang sa mundo at napapansin na niya ang mga resulta ng kanyang mga pag-anyaya na kumbaga napakaganda. Hanggang sa mayroong isang lalaki na ang lalaking ito ay nagpapakita na siya ay relihiyoso. Nagpapakita na siya ay relihiyoso na bawat article ng babae na nababasa niya ay binibigyan niya ng comment at napakasarap o napakatamis ang kanyang mga salita. Hindi naglaon, mga kapatid, patuloy na patuloy ang babae sa kanyang pagbibigay ng article, patuloy na patuloy pa rin ang lalaki sa kanyang pagsusubaybay at pagbibigay ng komento. Hindi naglaon, mga kapatid, ay sinabi ng babae na isang araw ay mayroon akong natanggap na sulat na ang sulat na ito ay hindi sa public kundi sa akin lamang. Para sa akin lamang na ang sulat na ito ay nanggaling sa lalaking iyon. Unang-una na ang ipinadala ng lalaking iyon ay mga article na tungkol sa Islam na mga babasahin sa Islam na nagmumula sa mga malalaking sheikh na kung saan ay isinishare niya sa babaeng yun. Hindi naglaon ay naglagay naman siya ng sulat na nangungumusta at nagtatanong tungkol sa Islam hanggang sa nang maglaon ay ang kanyang itinatanong ay tungkol na sa kalagayan ng babae. Halimbawa ng kumusta ka na, ang babaeng ito ay sinasagot naman niya ang mga tanong ng lalaki. Ang babaeng ito, mga kapatid, ay sinusubaybayan niya ang lalaki hanggang sabi niya sa umabot ng 2 taon na patuloy kaming nag-uusap. Sa loob ng isang araw lamang na hindi ko makakausap ang lalaki, sa loob ng isang araw na hindi ko mababasa ang mga matatamis na salita ng lalaki, nalulungkot ako hanggang sa hindi ko namamalayan, sabi niya, ay napapaiyak ako. Tingnan ninyo, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, isang babae na nag-anyaya na kung papansinin natin sa ngayon, ang dami na tayong mga kapatiran na mga babae na nag-anyaya, maaari minsan ay mangyayari ito sa kanila. Isang araw, mga kapatid, na mayroong namanhikan sa kanya na kumausap sa kanyang mga magulang. Ang magulang ng babae, mga kapatid, ay kinausap niya ang kanyang anak. Kinausap niya ang babae na sinabi niya sa kanya na mayroong isang lalaki na tanyag sa pag-anyaya sa kaisa ng Allah
na gusto kanyang pakasalan. Ano ang sinabi ng babae, mga kapatid? Ano ang kanyang ginawa nang marinig niya ang sinabi ng kanyang tatay? At para bagang sinampal siya ng malakas na hinding-hindi niya matatanggap ang pag-aalok sa kanya ng kasal. Na sinabi niya sa kanyang tatay na kahit napatayin mo man ako o aking ama, ay hinding-hindi ko tatanggapin ang pag-aalok ng kasal ng lalaki. Bakit, mga kapatid? Dahil naiisip niya ang kanyang kausap sa internet na napakatamis ang kanyang pananalita. Hanggang sa lahat ng kanyang mga kasamahan sa loob ng bahay ay nagsasabi na sa kanya na ikaw ay magsisi sa iyong ginagawa. Subalit, mga kapatid, siya ay hindi niya pinapansin ang mga tao, hinding-hindi niya kayang iwanan ang lalaking yun. Dumating ang araw naman na nag-usap sila sa lalaki at sinabi niya ang pangyayari na mayroong nag-alok sa kanya. Ano ang sinabi sa kanya ng lalaki? Sabi niya, o aking minamahal, huwag na huwag mo akong iwanan. Napakatamis ang kanyang mga pananalita, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dahil sinasabi pa niya na para bagang ako, sabi niya, na ang pagmamahal ko sa iyo ay para bagang katawan at kaluluwa. Na kapag naghiwalay ang katawan at kaluluwa ay mawawala na. Kapag mawawala ka na sa akin ay mawawala rin ako. Sinabi ng babae sa lalaki na sabi niya, kailanman ay hindi na ako mag-asawa maliban lang sa ikaw lang ang pakakasalan ko. Sinabi ng babae sa kanya na mag-alok ka na kaya ng kasal, pakasalan mo na kaya ako. Hindi siya gaano makapagsalita nung ialok na sa kanya ng babae na magpakasal na kaya sila. Samantalang hindi naman sila nakita. Ano ang ginawa ng lalaki? Patuloy pa rin siya sa kanyang mga matatamis na salita. Hanggang sa napapaniwala pa rin niya ang babae. Naniniwala pa rin sa kanya ang babae. Dahil dito, mga kapatid, ay ilang araw ay nagpaalam ang lalaki sa babae na sinabi niya sa babae na magpapaalam muna ako sa iyo nang medyo matagal dahil mayroon akong pupuntahan na malayong lugar. Pagbalik ko, sabi niya, pagbalik ko ay ipagpapatuloy natin ang ating pagmamahalan at pag-uusapan natin ang tungkol sa mga bagay na iyan. Nagpaalam na siya na pupunta daw sa malayong lugar at hindi na siya nakipag-communicate sa babae. Nalulungkot na ang babae, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Kung papansinin natin ito, mga kapatid, na ang babaeng ito ay dito lamang niya tinapos ang kanyang kasaysayan na sinabi niya na bilang advice sa kanyang mga kapatiran na uwaking mga kapatid na mga kababaihan, huwag sana kayong lubos na maniwala sa mga matatamis na salita dahil ito ay tunay na nangyayari sa akin.